humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako. Magandang araw, ako po si Amy Puyko. At ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw po, kasama ko po dalawang veterinaryo. Kasama ko po si Doktora Corazon Occidental at si Doc Sosie De Leon. Hello po! Hello at magandang araw din, Amy. Doc Sosie, kumusta na kayo dyan? Ayos lang. Ako nga mangangamusta sa inyo. At least ako'y natutuwa na dalawang magandang dalaga ang aking kasama. Natutuwa din kami, sir. At nakasama din namin kayo sa wakas. Yes. Mukhang kayo laging gising-gising. Yes. Parang ano eh. Tingin ko tuloy si sir, nag-a-abroad ngayon eh. At kaya nag-re-research eh ng ivermectin eh. Oh, at ano na mo... alam niyo masyadong hot na hot yung isyong ivermectin. Talagang for animal use only lang yan. And discovery yan, research product yan ng Miriel eh. Kung naalala niyo sir, pang companion animal, di po ba? Nauna. Oh. And then, nag-nauwi na rin sa live. Nagamit na rin sa lahat ng animals. Oh. Actually, nagulat din ako, sir, out of nowhere. Naging ano siya, naging ano tawag doon? May tawag ngayong araw na to na aproba ng FDA, parang compassionate drug of choice. Parang gustong pagbigyan ang clamor. Pero actually, effective mo ba? Alam mo, Amy, sa amin ni Dr. Cora, ako ha, yung ko simula nung nagbaboy ako hanggang sa na-biktima ng ASF, hindi ako nakakita ng isang bulate. Kasi yung ivermectin, lahat ng internal parasites, yung bulate, basta roundworm, roundworm, at saka yung ectoparasites, yung mga galis. Pati yung pangungula ng balaw. Ivermectin. Ay, kung bumili ako ng ivermectin, kahon-kahon. Wonder drug nga yan sa veterinary eh. So, hindi ko rin alam, sir, kung saan ang galing balita. Parang ang galing yata una sa US. May nag-recommend ng mga doktor doon. At ngayon, may clamor na i-include rin sa line of treatment or prophylactic treatment sa mga COVID patients. Nagulat din ako doon. Hindi ko rin alam, sir, na may human grade pala. Narinig ko na yung human grade, pero tayo as a veterinarian, talagang widely used yan. Marami nga, generic na lang eh. Ikaw, Dr. Cora, nasa drug company ka. Marami kayong magkakatunggal eh, basta ang point is sa ivermectin. Ang generic niya, ivermectin, ano? Sir, magmula nung natapos yung patent, since research sa product nga yan ng Miriel, patented yan for 20 years yata, and then expire yung patent, pumasok na lahat ng mga generic. And at the, sir, saleable pa rin kahit mga generic. Walang tutumbas eh. Alam mo, yun sa industry ng pagbababoy, merong ivermectin na inihalo sa pizza habang kumakain sila. Meron din for on yung nilalagay sa ulo ng baboy. Ganon din, injectable. May injectable. Sa rabbit namin, very effective ba? Sir, magtanong ko kayo, since yan naman din ang mainit na usap-usapan ngayon, ikaw ba naniniwala na posible na may efficacy ang ivermectin sa pag-treatment ng COVID? Medyo mababaw pa ako dyan, tsaka unang-una, in fairness, Dr. Cora at saka Amy, no? Ayoko mag-comment dyan dahil ako ay isang maliit na veterinaryo lang. Mahirap mag-comment, sir. Mahirap. Basta as far as we are concerned. Pabaya natin yan sa mga physician, gobyerno. Yun. Ayan. Amy, ikaw, gumagamit ka ba yan? Alam ko po nung nagbababoy kami, gumagamit kami niyan, Dok. Magamit kami. Pero hindi ko pa siya na ano sa tao talaga eh. Kaya medyo nagdadalawang isip po ako. Yan.
Pero yun nga, meron naman tayong mga talagang department na nagsusuri niyan at mga laboratory. So, hayaan na natin silang mag-decide dyan. And then, kung i-recommend nila, saka natin gamitin, di ba? Agree ako dyan. Ipagpaubaya natin sa FDA at sa DOH at sa AI. Pero alam nyo, sa Facebook, sir. Oo, oh, pero sa Facebook, nire-recommendin yung ganito. Meron sir, parang, masalungat, nabawal parang sinakyan na lang, sir, yung balibalita eh, para marami yung, para may mapag-usapan. Oo. Parang ganito na lang, Doc Sosie, sa ating mga manonood, wag po tayo basta-basta maniniwala, unless sabihin or merong ng recommendation galing po sa mga eksperto talaga. Kasi mahirap naman kung magkaroon pa tayo ng publikasyon, di ba? At kung talagang rehistrado. Wala kang takip. Yes po. Hirap kasi na may nangyari, nakainom, yung pala yung masama. Tapos sasabihin eh, narinig ko sa agri na tayo dyan. Yun! Nako po! Nakakatakot yun! Oo, pati tayo madadamay dyan. Yes, yes. Doon tayo sa ano talaga, yung mga eksperto at may mga nasa posisyon po para mag-decide para sa atin sa mga bagay na yan. Pero ngayon po, pag-uusapan naman po natin, na-miss natin itong topic na to kasi naalala ko po doon sa mag-agree na tayo, ito ang ating unang topic. So, balikan po natin yan sa agree ako dyan. Pag-uusapan po natin ang rabbit. And the level up natin ng konti kasi itong ating rabbit usapan ay hindi lang po part 1. Ito po ay may part 2. Kaya abangan nyo pa yan sa aming mga susunod na episode. Ayan. So, Doc Cora and Doc Sosie, abangan po ninyo ating usapan. Mamaya may papakilala ko sa inyo na talagang maganda ang kita at may mga ewan ko ba, paano ba nangyari ito? Pero ang dami pong bumibili sa kanila eh, ng mga rabbit. So, maganda itong usapan na ito. Sa ating mga manonood, dito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, sabi ko nga sa iyo, Doc Cora and Doc Sosie, meron tayong makakasama ngayong araw. At ito nga po eh, parang ang ganda kasi first time natin na dito sa ating Agree Ako Dyan na couple ang ating guest. So kasama po natin si Sir Glenn and Miss Rhea Jean Resula. Sila po ay galing ng Hindang Leyte at meron na po silang rabbit farm noong 2018 hanggang sa ngayon at naglilitso na rin po sila ng rabbit. So, and tuloy-tuloy po natin ang ating talakayan. Hello po, Miss Glenn. Ay, Mr. Glenn and Miss Rhea. Hi po, ma'am. Good afternoon. Hello. Hello, mga rabitero, rabitera. Hello po, no. Hello, Mr. and Mrs. Resula. Talaga naman sila, ano, pati sa negosyo, pati sa interview, sir. Magkasabay sila, magkasama. Magkasama, o. Oh. Ano so, ba topic natin niya? Yung farm nila, sir, pag-usapan natin oh. Kasi doon nila kinukuha yung panglitsyon ata nila, eh. Tama ba? Doc Sosie, di ba tayo dito sa Luzon, ngayon lang tayo nagkakaroon ng awareness sa rabbit raising. Pero blita ko sila sa Leyte, Hindang Leyte, mula pa noong 2018 ay nag-uumpisa na silang mag-alaga ng rabbit. Ayan. Sir, paano po kayo nagsimula? Saka bakit niyo po naisip na rabbit ang ating naalagaan? Ano bang potential ang nakita niyo dito? Ano po ma'am, last 2018 po ma'am, na napasyal kami ma'am sa isa sa mga kaibigan namin na ano pet breeder din ma'am. 2018 po, bumili lang po kami ng isang pares lang po ma'am. Then, natutunan ng asawa ko kung paano i-breed. Then, mga after 8 months ma'am, nakapag-breed po kami ng madami. Doon po namin naisipan ma'am na may potential po ang rabbit, may nakakapag-income po kasi kami kasi mabilis po ang breeding. Then, doon po kami, doon na po namin na gawin natin itong negosyo. Oh. Tama ba yun? Nakita ko sa Facebook page nyo, eh, nasa bakura na inyong mga alagang rabbit. Wala sa loob ng cage. Oh, sir, ano masasabi mo doon? Ah? Nagparami ng rabbit sa bakuran. Oo nga. Nung dumami na po, ma'am, nakapag-start na po kami, dumami na po ang mga breeders namin. Doon na may mga napanood po kami sa YouTube na parang normal, sa example sa Europe, parang normal lang pala, kinakain na talaga nila yung rabbit. Then, isip namin ma'am na why not, try natin magluto.
sa umbisa po ma'am, nag-try po kami mag-litson. Then, noong una ma'am, kami po una ang kumakain. For family consumption so, lang. Tapos, nalaman namin na marami palang health benefits. Then, nag-post po kami sa Facebook, ma'am, ng mga pictures ng lechon rabbit. Then, may nag-message po sa amin na gusto nilang umorder. Then, parang doon po nag-start, ma'am, na parang nagtuloy-tuloy na po. Ayan. Mm-hmm. So, gusto ko mag-focus muna tayo, Doc, dito sa ano. Kasi yung quality ng kanilang rabbit, no? Hindi naman nila makukuha yung masarap na lechon kung hindi maganda yung pag-aalaga nila. So, yung ating part na ito, pag-uusapan po natin yung tamang pag-aalaga ng rabbit para maging mas malaman at mas malasa. Para pagdating po sa hapagkainan, eh talagang masarap ang kainan. And then, meron tayong part, abangan yan ng ating mga kababayan, no, mga kasama natin ka-agri. Doon ang mapag-uusapan natin yung lutuan na ng lechon. So, ngayon po, alam mo, and Miss Rhea, paano po maging masarap ang ating mga alagang rabbit? Paano ba yung tamang pag-aalaga? Ang tamang pag-aalaga po, ma'am, dapat organic siya. Mayroon tayong mga grass katulad ng mani-mani, oh, malunggay, madridiagwa, or dahon ng saging. Mm-hmm. Yun ang dapat ipakain para organic siya, para healthy ang rabbit. Kasi ang rabbit po, ma'am, 20% feeds at saka 80% yung grass. Ilan yung inahin ninyo? Ilan? Mahigit 100 po, sir. Ah, good. Oo. Tapos magkano benta niyo ng mga anak? Saka anong edad niyo binibenta? Sa ano, sir? 4 weeks to 5 weeks, sir. Binibenta namin ng 250. 250 pesos lang po, sir. Anong timbang naman noon, Glenn? Ano pa yun? Ayun pa yun. Maliit pa yun, ma'am. Mm-hmm. Maliit pa yun, ma'am. Ano, so, binibenta niyo para maging ano rin, breeder din ng bumibili. Opo, yes, ma'am. Yes, ma'am. For pet po yun, ma'am. Yung inalagaan nila. Ano yung breed po ng ano niya, ng rabbit nyo? Ay, marami po kaming breed, ma'am. Mayroon po kaming New Zealand, which is yun yung pinaka-common. Then, may lion head po kami. May teddy lion head. Lion loop. Yung New Zealand po, ma'am, yun po yung kinakatay namin. Tsaka the rest po, ma'am, yun po yung mga fancy na rabbit na for pet lang po talaga. Anong feeds ang ginagamit nyo dyan? Dahil nasa Leyte kayo, yung availability ng feeds ng pan-rabbit, anong ginagamit ninyo? Yung ginagamit namin, sir, Integra, sir, Adop. Ah, Integra, 3,000. Integra. Oo. 3,000. Okay. Ah, okay. Pero may dumating rin dito ng mga probit. Yung para sa rabbit po talaga, Doc, na feeds. Anong feeds yun? Huwag na natin sabihin. Basta kumaganda ang rabbit nyo. 20% lang naman eh. So kung 20%, tapos puro sa organic. Lang. Yes. Nagtatanim ba kayo? Problema, Glenn, hindi nyo ba problema ang diarrhea at saka bloat? Oh, hindi kayo nagkakaproblema yung mga diarrhea, bloat po, yan, karaniwan na sakit ng rabbit. Saka ano po yung remedy na ginagawa natin? Ang pinapakain po namin, Doc, pag nag-diarrhea yung rabbit, ay yung dahon ng kaimito po. Yung dahon ng kaimito? Dahon ng kaimito, ma'am. Yes, gamot po yun. Kaya na, maglalagaan nyo lang, ipapainom ninyo yung pinaglagaan ng dahon ng kaimito, gano'n. Dahon po mismo, ma'am. Ah, dahon mismo. Dahon mismo. Kakainin. Dahon mismo. Yun ang pinapakain namin. So, yung tanong ko, sir, di ba 20% feed sa 80% organic? Nagtatanim ba din kayo sa paligid ng bahay para pandagdag sa mga pagkain ng rabbit? Yes po, ma'am. Yes, may mga ma'am. Tanim po kami. Nasa ano lang, sa paligid. Madali lang patubuin. Yes, ma'am. Pero na-curious po ako doon sa ano, sinasabi niyo yung mga tanim. Ano po yung mga tinatanim niyo? Kasi meron kaming na-invite dito sa aming show, meron siyang Madre de Agua. Ano-ano po yung mga nakapaligid sa inyo ngayon na pagkain ng ating rabbit? Ano po, ma'am? We have mani-mani, yung Madre de Agua, mayroon din po kami. And mulberry. Mulberry po. Mayroon din kaming mulberry. At saka yung pepper po, ma'am. Oo. At saka malunggay din po, ma'am. Malunggay.
So, yan na ba ang family business ninyo? Bago mag 2018, ano yung talagang work ninyong dalawa at pinagkakakitaan? Po ma'am, teacher po ako. Yung si Glenn po, dati po siyang OFW, tapos nagtatrabaho na po siya ngayon sa Water District. Sa Prime Water Company. So, hindi kayo full-time sa pagkakarabit? Hindi po. Hindi kayo mga trabaho. Parang yes, ibangan ma'am, lang pala. Ibangan lang po talaga, ma'am. Sideline na. Pero kung kayo pa rin ang ano nagluluto sa from the beginning, magbe-breed, mag-aalaga. Sir, talagang libangan at saka ideal, sir. Hands-on po talaga namin, ma'am. Dahil nasa likod bahay lang po namin, ma'am. Di, Glenn, bumibili ka pa ba ng rabbit? Opo, Dok. Dahil kinukulang din kami dito, Dok. Yung mga nakabili sa amin, tapos nakapag-breed, kami naman ang bumibili din. Para naman, yung sa kanila, saan kayo bumibili, Glenn? Bali po ma'am, may mga pumupunta po dito ng mga tao, tapos binibreed nila ma'am, bali sila po yung, kami po yung bumibili para hindi na po sila maghanap ng mga buyers. Opo. Sila na, bali yung customers namin, sila po yung magsusupply dito. Ang galing. Magkano naman ang bili ninyo? Magkano naman ang bili ninyo doon sa mga bumibili sa inyo? Buyback o bilhin. Ma-average na magkano bili? Yung mga rabbit po na galing sa mga suppliers namin, binibili po namin, Doc, sa halagang 200 pesos para mabenta po namin ito sa halagang 250 pesos. 200 pesos ang isang kilo? Papakano ba? Yung newly win. Yung one month bagong po. Bagong walay okay. Po. O, bagong walay po sa mura. Pupunta ako sa inyo, ha? Mura na po ang rabbit. Sasabihin ko pa naman. Sir, ang sasabihin ko pa naman, pwedeng silang bumili sa inyo ng mga breeders, na talagang meat type na malalaki. Ang breeders namin dito, nasa 600 lang po, ma'am. 500 to 600 ang breeder namin dito. Kaya yung lechon namin mura lang, 800. Okay. Bali mura lang po talaga yung benta namin, ma'am, kasi may mga buyers din na doon city para naman makapagpresyo sila, kasi kung mahal dito then hindi na po sila makapagpresyo doon, so ibebenta din, kaya mura lang talaga. Mura lang talaga yung para kumita na. para kumita pa yung bibili sa inyo, may middleman. Kasi ma'am, pag minahala namin dito, ma'am, wala na ring bibili, anong magle-less din yung ano, kasi yung mga bumibili kasi sa amin, bali bulto-bulto kasi, ma'am. So, araw-araw, meron kayong niluluto at meron namimili. Mga ilan kayo, mga ilan ang nililitso nyo sa isang araw? Sa average po, ma'am, siguro nasa mga 5 hanggang 10. Dami. 5 to 10. Araw-araw, 5 hanggang 10. Hindi naman po araw-araw. Hindi naman po araw-araw. Sa ngayon po, ma'am, mas malakas po yung benta ng mga kits, yung mga bagong walay. Eh ma'am, may tanong ako. Itong mga alaga natin, sinusuplayan ba natin ito ng mga vitamins, ng mga... Ano pa ba kailangan doon, Doc, para mapanatiling malakas ang ating mga rabbit? Eh, tatanungin ko si Kreto niya. Dextrose powder lang po ang ginagamit namin, Doc. May mga incidents ka rin ang mga nagbo-bloat, yung malaki ang tiyan. Mayroon din. Madalas yung ano, yung maliit. Oo. Pero pagdating na mga 3 months, wala na. Okay na sila, mga ka-survive na. Okay na, di ba? Pataas. Oo. Amy, Dr. Cora, alam mo, dalawang klase eh. Yung iba kasi nagagalit, bakit daw kinakain yung rabbit? Para sa kalaman natin lahat, dalawang klase ng rabbit, yung tinatawag na pet type
at saka yung meat type. Yung meat type, talagang pangkain yun. Sa ibang bansa nga eh, napakamahal ng rabbit, talagang pangkain yan. Yung mga pet type natin, mahal. 3,000, 5,000. No. Samantala yung meat type, 4 kilo. Tama ba, Glenn? Tama po, Doc. Tama po. Sa Maynila, 450 yata ang kilo. Dito naman sa probinsya, nasa 400. Oh, 50 pesos ang okay. $450 ang meat. Kaya ang isang lechon nga nabebenta nila ng magkano? 800. 800 po. Ilang kilo 'yun sa luto? Hindi ko ma-chance pero yung kinakatay namin ma'am sa buhay ay yung buhay pa yung rabbit. Tumitimbang siya ng 2 hanggang 3 kilo po. Amy, Doktora Cora. Yung timbang kasi more or less 55% to 60% or 50%. Yes, Doc. I see. 55% to 60% ang natitira. 55% ang recovery. Kaya yung 2 kilos, lalabas lang yan. Oh, mga 1.1 kilos lang yan. 1.1 kilos. Tapos 800 ang isang ulo. Eh, di talagang delicacy, sir. Ano? Masarap na delicacy talaga yan. Nakita ko gumagawa din sila ng adobo at saka barbecue. Marami na po silang mga tutuin. Kaya nga magkakaroon po tayo ng part 2 para lalo natin mapag-usapan, Doc Cora. Pero, Doc, balikan ko kasi sabi nila, nasa bakuran lang nila at nakita ko po dun sa picture, di ba, Doc? Nasa harap lang, tapos may cage lang. Parang, ngayon lang po ako nakakita nun kasi katulad nung kay Doc Sosie, nakita ko layer-layer. Modern housing, oo. Kaya nga, ang follow-up question ko doon, Glenn, Ria, paano kapag, halimbawa, umuulan, at saka may masama ang panahon, so paano naman yung mga alaga na rabbit natin na nasa nakakawala sa bakuran? Actually po, Doc, for pictorial purposes lang po yun, yung ginawa namin. So may cage sila sa likod ng bahay. Yung pag hinihiwalay na namin sila sa inahin, nilalagay po namin dito sila sa bakuran para po picturean po sila. Tapos binabalik naman po namin right after. So may mga cages talaga kayo? Yes po ma, meron po. Nagulat talaga ako doon, sabi ko, free-range rabbit. Tsaka ang title kasi nung page niya. Hindi pwedeng walang cage siya. Ang title ng page niya, sir, mag-alaga ng rabbit sa harapan ng bakuran. Oo. Amy at saka Dr. Cora, hindi pwedeng nakalaging nakakawala kasi malitong space mo. Nagpapatayan yung mga lalaki sa lalaki. Territorial sila yun. Yung mga babae, okay lang, babae sa babae. Pero yung lalaki sa lalaki, nag-aaway po yan. Dapat nga iwalay isang cage ang mga lalaki dahil nag-aaway-aaway po sila. Minsan nga, pag hindi mo maawat, pag hindi mo mapansin, pag kinabukasan, patay na. Oo nga. Pero balak nyo pa rin magpalaki, magdagdag ng alaga. Dahil sa lumalaking market. Yes po, ma'am. Ayan, pero puputulin ko muna ang ating magandang usapan. Pero sir, sa ating pagbabalik, and Miss Rhea, ano ba yung mga challenges na na-encounter niyo po dito sa ating pag-aalaga ng mga rabbit? Pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. So, tuloy-tuloy po ang ating usapan, Sir Glenn and Miss Rhea. Alam ko naging maganda ang inyong negosyo, no? Pero ano ba yung mga challenges na pinaharap nyo dito po sa pag-aalaga ng mga kunik? Una po, hindi talaga maiwasan na maka-encounter po tayo ng diarrhea sa rabbit o sa sakit dahil sa panahon, gaya ng taglamig, o di kaya ay tag-init dahil sa sobrang init po na stroke din po yung rabbit sa sobrang init. Kaya ang ginagawa po namin, ini-springan ko sila ng tubig para hindi siya mainitan masyado. At saka yung sa diarrhea naman,
gaya ng taglamig o di kaya sa pagkain. Kaya iniingatan ko namin na yung pagkain ng rabbit, isang feeds lang. Hindi ka laging mag-feeding. Kasi pag mag-change feeding ka bigla, yung rabbit, nagda-diarrhea po. Yun po yung mga challenges ko, ma'am, na na-encounter namin. Obo. Pero nakita ko naman, alam niyo na agad kung ano yung mga remedy na pagtagumpayan na. Kaya tuloy-tuloy ang kita dito sa negosyo natin. Kumusta ba ng kompetensya diyan sa inyong bayan? Marami bang nag-aalaga din ng rabbit sa lugar nyo? Ngayon po, ma'am, may mga nagsa-start na po. Pero hindi na pa naman po ano, ma'am, hindi kayo pa rin ang kayo pa rin ang pinakasikat at kayo pa rin ang pinakamalaki. So, hari na bang dumami pa ng dumami ay inyong rabbit? Ayan si Doc Sosi. May pre-consultation kayo kay Doc Sosi. Oo. Hey, actually, ka-Facebook ko sila eh. Di ba? Yes! Oh. Actually, marami na ngayon dyan. May friend ako, si Ray Ulaso, dyan sa Bye Bye Leyte. Opo, Doc. Oo. Nag-chat din kami minsan. Ganon. Kumuha ka sa kanya ng stock, magaganda ang lahi niya. Hindi pa yata siya naka-uwi sa Leyte? Ay, hindi pa ba nagpapadala? Sa bye-bye? Si Sir, hindi pa siya nakauwi ng Leyte yata? Ay, hindi. Nandito siya. Nandito siya. Kaya, bye-bye mo yung mga kwa niya, no ha? Para lalo nga matuto tayo. Wala ka bang problema, Glenn, sa mga galis ng rabbit? Ang mga galis sa... nagkakaroon din ng ganyan yung rabbit namin, Doc. Ginagamit ko po yung ivermectin injectable po. Yun, nasasabihin ko nga. Effective po talaga yan. Yun. Effective po talaga yan. 1 week lang. Gagaling na yung rabbit. Tama. Sir, ikaw gumagamit ka din ba nun? Sa akin, nakaprograma yan. Injectable sa akin. Veterinary tayo. Kaya regular na may system ako dyan. Walang problema. Actually, sir, gumagamit din kami ng Dextrolide. Para sa diarrhea. Okay din. Din yun. Dyan po ba sa Leyte, iba-iba yung presyo ka ng... Kasi di ba, Doc, sa atin, iba yung presyo ng rabbit pagka napunta ka sa lugar. Kaya iniisip ko, magkano ba yung puhunan na kailangan natin kung gusto natin magsimula? Depende po, ma'am, sa dami ng breeders na gusto mo, ma'am. Kasi sa amin, ma'am, hindi naman po biglaan yung pag-rabbit namin kasi hindi namin pinano talaga na mag-build ng rabbit tree. Parang unti-unti lang po, ma'am. Bali, hindi po kami masyadong nalakihan sa puhunan kasi parang gradual lang po yung proseso. Parang mula po sa isang pares, nanganak yung mga rabbit, parang ganun lang po ang nangyari sa amin. Hindi po kami na gumamit ng malaking puhunan talaga. Curious ako, Doc. Sa isang anakan po ng rabbit, ilan po ang kayang ilabas? Nasa minimum na 5 yung anak at hanggang umaabos siya ng 10. Kaya lang, yung 10, minsan hindi nabubuhay lahat. Dahil yung didi ng rabbit, 8 lang, 8. So may dalawa na hindi makakadede agad. Minsan ang ginagawa ko, i-force feed ko sila. Nagpo-force feed. Glenn, may mga kaso ka ba na hindi niya napadedidihin? Hindi niya napadedidihin hanggang sa mamatay na? Meron ka mga kaso ganyan? Minsan, pag hindi ko na malayan yung rabbit dahil marami siyang balahibo, di ba, yung pag-anak niya, marami siyang balahibo. Pag hindi ko na, yung akala ko na buhay silang lahat, pero pag tingin ko na palang sobrang payat. Oo. Alam mo, Amy, Doktora Cora, ang rabbit kasi, dalawang beses lang humigit-kumulang sila magpadede, lalo na yung mga first week, ano? Yung sa madaling araw, at saka yung maghahating gabi. Kasi yung dusk at saka dawn, doon sila nagpapadede. Kaya dapat lumaki, mabusog silang mabuti yung mga kids. Kung hindi, madedehydrate, mamamatay yung mga anak. Ilang araw naman silang dedede?
Ilang araw silang yung nasa inahin? Sa akin, inaabot ng mga 30, 35. Ewan ko kay Glenn. Glenn, sa'yo, Glenn. Isang buwan din. Isang buwan. Isang buwan po. Tapos, pinapahinga mo pa o paano ginagawa mo? Kailan mo ibibreed ulit? Ang sa rabbit po namin, meron kaming 70-day cycle. Yo. So, 30 days yung pagbubuntis. Tsaka yung mula nung pag-anak, 30 days din, hanggang pagwalay namin at nagpapahinga yung inahin na 10 araw bago naman namin uli i-breed. Sir, na-curious po ako sa inyo, saan nyo nakuha tong mga knowledge na to? Nung nagsimula ba kayo, nanood na agad kayo ng mga YouTube, umatenda kayo agad ng seminar, paano kayo nagkaroon ng ganitong knowledge sa pag-aalaga po ng rabbit? Dati po, sa ano lang, sa Facebook, self-discovery po. Tapos, nung si Art Binerasyon pumunta dito last year, 2019 po ma'am, si Art Binerasyon. Si Sir Art po ma'am, Binerasyon, siya po yung founder ng RAM Association of Rabbit Meat Producers. Oh, yung sir, yung taga-Bulacan. Yes po ma'am, naganda po siya ng seminar dito sa Tacloban. At noon po, umatin ako. Pero mostly po sa mga kay Glenn ay sa amin po ma'am, natutunan po namin is yung mga knowledge po is through self-discovery po talaga ma'am, kasi may mga ano po talaga, kailangan mo talagang ma-experience, kailangan mo kasi ma-experience yon para matutunan mo talaga. At yun, nag-enjoy na kayo dahil napadami nyo na isang mula sa isang pares, ngayon ay 100 mahigit. Galing. Na-excite naman ako doon. Parang gusto ko na rin yung mag-rabbit. Mag-rabbit. Oo, bakit hindi? Eh, sila, alam mo, sabi nila, madali daw mag-rabbit. Oh, sir. Hindi din ba? Pero may mga challenges yan. Yes po, dog. Glenn, hindi ba kayo nahihirapan sa totoo lang? May mga cases na parang gusto mo nang kumayaw, di ba? O wala. Basta, wala kayong nagiging problema. Simula. Mayroon naman po, Dok, pero hindi na po umabot sa point na titigil. Titigil na. Parang hilig na din kasi namin. You mean to say, sir, kapag maraming problema, parang naiisip mo, bakit ko ba napasok-pasok to? Oo, may mga ganyan. Ang alam ko lang, sir, na problema dito sa atin, yung dahil nga mabilis ang production ng rabbit, medyo challenge ang marketing. So, hindi lang yun ang problema pala. Pero parang doc, sa kanila walang problema sa marketing, parang tuloy-tuloy yung mag-dispose nila ng mga alaga nila. Maganda yung lugar. Pero araw-araw po ma'am, may bumibili talaga ng rabbit, yung maliliit na rabbit. For pet. So marami talaga. Halos araw-araw po may bumibili. At saka minsan, pag mag-order ang mga pet shop po sa city, katulad ng Tacloban, nagdi-dispose po ako ng 50 heads, 40 heads, at saka sa Cebu, nakapagpa-ship na rin po ako. So, kinukulang din kami dito ng kits. Malawak na talaga yung naabot po ng rabbit. Kaya hindi po ako nagtataka kung talagang mag-boom ang rabbit industry dito. Ay, pioneer sila sa Leyte. Parang ganon. Oo. Ang galing. Sir, ano po yung mga do's and don'ts na dapat tandaan ng ating mga kababayan kung gusto nilang magsimula nitong pag-rabbit? Kailangan po na pag nag-rabbit tayo, ma'am, doon po sa tahimik na lugar. Kasi yung bawal po ma-stress yung mga rabbit natin, ma'am. So, ilayo po natin sa mga ibang pets gaya ng aso, manok. So, dapat tahimik talaga yung location. Dapat exclusive yung sa tulungan sa rabbit, dapat exclusive. Rabbit lang. Hindi mo ipaghalo yung kambing o kaya manok o baboy dahil na-stress mo yung rabbit. Ang kadalanan noon, pag ma-stress yung rabbit, pag manganak siya, kinakain yung anak niya. Importante din po, malayo po sa mga tao, sa maraming tao. Kasi pag maingay yung lugar mo, Na-stress yung rabbit. Mm.
yun po sa location, ma'am. Dapat po ano, tahimik po na lugar. Ano po din po, ma'am, kinakailangan po na may prior knowledge po tayo. Eh, maglagay ka na, di ba, Brad? Oo. May mga ano kasi dito, may mga bumibili kasi gustong mag-rabbit, gustong magsimula ng kanilang rabbit tree tapos bumibili sila ng maramihan, then wala pa silang kaalaman sa pag-aalaga, ma'am. Kaya yung nangyayari, namamatay po. Then parang na-discourage sila kaagad. So, kinakailangan na may may prior knowledge tayo bago tayong yung iba kasi bumibili ng rabbit, wala pang kulungan. So, dati sa bahay, kinain ang aso. Experience na yan. Kung sila bibili rabbit, may kulungan muna. Kailangan talaga ng kulungan. Oo, hindi yun. Makabili lang, maalaga lang. Eh, may ganyan na nangyari sa rabbit ng tulo mo, ha, di ba? Oo, kapo, nakaka-relate ako doon eh. Ayun na, nakapag-insights na si Rhea at saka si Glenn. Tama nga naman yun. Dapat kahit anong pasukin natin, dapat seryoso, di ba? Oo. Saka may kaalaman to. Hindi pa, hindi basta-basta lang. Opo, ma'am. Rhea, Glenn, anong oras kayo nagbe-breeding ng rabbit? Tuwing umaga po. Umaga. Anong oras? Nasa mga 5 to 6. 5 to 6 a.m.? Yun, tama. Ganun din. Ilang fall off ang ginagawa ninyo? 2 to 3 times post po. 2 to 3 times? Oo. Okay, good. Tama yan. Sa ako, minimum mga 3 times. Sir Glenn and Miss Rhea, anong meron po sa oras? Bakit kailangan natin i-consider yung time? Dahil yung rabbit, nakapag-relax sila pa. Nakapag-relax na sila simula nung gabi. Mm-hmm. Tapos kinabukasan, mas maganda dahil para active talaga. Mm-hmm. Kasi pag ngayon, medyo mainit ang panahon. Tapos i-breed mo parang yung rabbit. Kondisyon. Yan ang mas sila nakapag-relax. Nakapag-relax. Mm-hmm. Follow up ko po, after na itong pag-breeding, ilang days po bago malaman na may laman na yung rabbit? Pagdating na nga, ma'am, 2 weeks, sinecheck ko po kung talagang buntis ba o hindi. So, ang ginagawa ko, minsan pag kinakapa ko yung tiyan, nalalaman ko kung may mga bilog-bilog doon. Yung lumaki yung tiyan. Di kaya minsan, ilagay ko yung lalaki sa kulungan ng babae. Tapos, yung babae naman, pag medyo wild na yung babae, medyo wild, pag hindi siya, ayaw niya yung magpaano sa lalaki, yun yung indication, ma'am, na buntis na yung babae. Yun. Tama yun, Amy. Amy, Dr. Cora, kasabihan yun, masungit. Tama ba? Diba? Doon yung indication. Pagbuntis daw sila, masungit daw yung mga rabbit. Masungit na. Kasi naglilihi na pala. Ayaw na nilang magpahawak. Ganun yung mga ano signs na buntis na sila. Okay. Ang isa rin doon, pwede natin timba. Pag magbe-breeding, timbangin na kaagad. Yun maganda. After 2 weeks, pag nag-gain siya ng mataas na gramo, nakalalaman buntis siya. Okay. Opo. Opo, Doc. Wait, Doc! Okay. Sino yan? Ay, kasama ka, Dokora. Say hi, si Luli na po. Hi! Okay, sige, go to you. Hi! Ang cute! Okay, ayun. Pinag-uusapan kasi natin, baby, may dumating na baby. Ayan, sir, meron po pseudo-pregnancy dyan? Meron. Mm. Na-experience mo na yun, Glenn or Rhea? Yung parang buntis, hindi pala nanganak? Meron. False pregnancy. Na-observe ko sa rabbit ko, pag sobrang taba. Ganun padalas yun. Pag sobrang taba yung rabbit, hindi siya nabubuntis. Proper diet pa rin pala. Dapat tama. Yes, ma'am. Dinadiet po namin yung mga rabbit namin dito po.
Para sigurado. Oh. Alam niyo po, marami na kami na interview tungkol dito sa rabbit, pero ngayon pa lang namin na pag-usapan to tungkol sa pagbubuntis talaga. Kaya nag-enjoy ako dito sa topic. Two weeks pala no, bago malaman na buntis na, tapos meron ko palang ganyan. Nakukunan din po ba ang rabbit? Opo, nakukunan po sila. Nakukunan po sila. Yan ang mga challenges. Ang lalo na pag na-stress po. Dapat pag mayroong means ang rabbit o galis tapos buntis siya, dapat talaga na hindi siya ma-injikan. Dahil yung ivermectin, isa siyang purga at gamot din sa galis. Kaya yun minsan, yung hindi nila alam na buntis pala, yun, nakukunan yung rabbit. Yung ginagawa ko, kung alam kong buntis tapos may galis siya, pinapaanak ko muna siya. Bago ko ma-injikan ng ivermectin. Dok, habang nagpapadedi siya, nagkakaroon ka pa ng kaso ng mastitis, yung namamagayang dedi nila. Yan, marami rin yan. Oo, mayroon din po. Oo. Pinagamit ko naman po yung quick heal. Ano po yun, sir? Pag ganamaga, anong nangyayari? Ano yung mga... Masama po ba yun, Dok? Sir Glenn? Namamaga siya, ma'am, at minsan nasusugatan na sila. So, hindi na po makadede yung mga anak. Oh, tapos pag nakita mo, kawawa naman dahil pumapayat yung inahin. Mm-hmm. So, dapat talaga na magamot agad. Okay. Ito, curious ulit ako. Talagang curious ako. Kasi po sa baboy, ginugupit ng nail cutter yung mga ngipin ng baboy para yung pagka nagdedede dun sa inahin, hindi masasaktan. Sa rabbit po ba ganun din yun, Sir Glenn? Hindi ko pa naranasan po. Pero hindi. Hindi po, ma'am. Eh, hindi pwede. Wala, maliit ang ngipin niya. Maliit din ang ngipin ng rabbit. Pino. O Glenn, napag-usapan ng ngipin, ano ha? Meron ka bang mga rabbit dyan na mahaba yung ngipin sa ibabaw, yung sobrang haba, kung hindi sa ibabaw, sa ilalim, hanggang sa mga yayat. Wala pa akong na-experience, Doc. Wala pa akong na-experience. Halos lahat ng rabbit dito, panday pa. Yun yung, Doktora Cora, hindi na tawag na mal-occlusion. Mahaba yung ngipin niya na hindi na siya makanguya. Mm-hmm. Hindi, dahil kahit bata pa siya, sir. Hereditarian. Dapat alisin ka agad yan sa herd. Ayan. Nag-enjoy ako, pero kailangan po nating patuloy ng ating usapan. Nagkulang ang ating oras. Pero sir, ano ba maipapayo niyo po sa ating mga kababayan na gusto pasukin po ang pag-rabbit raising and breeding? Napakagandang negosyo po ang pag-rabbit, ma'am, kasi katulad namin, ma'am, hindi po kami gumamit ng malaking puhunan para makapag-start ng rabbitry. So, masasabi ko, ma'am, na napakagandang gawing libangan or negosyo po ito, ma'am. At tulad nga po ng may mga senior citizens, mag-post po kami, ma'am, may mga senior citizens po na natulungan na namin na ngayon po may mga sarili na din silang mga rabbitry. So, masasabi namin na maganda po siyang gawing business. At yung mga nag-start na po, ma'am, nagbabalak mag-start, huwag lang po sila ma-discourage agad, ma-disappoint agad, kasi natural lang po, ma'am, na may mga ma-encounter tayong minsan, nagkakasakit ang rabbit, namamatayan tayo. So, part lang po yun ng pag-rabbit natin, no? So, yun po, ma'am. So, hindi po sila dapat ma-disappoint agad. Dadating din po yung time na matututunan nila yung mga paraan ng pag-aalaga ng rabbit. So, yun po, ma'am. Thank you sa inspirasyon, ano? Yes po. Pa-follow up ko lang sa kanila para kasi sa kanila ang ganda ng support system. Kasi alam din ni Miss Freya kung ano yung ginagawa ni Sir Glenn. Hindi yung si Sir Glenn lang yung nakakaalam ng mga gagawin sa rabbit. Gusto nga nila, pati sa pagpapaliwanag, magkasama eh, di ba? talaga naman dapat. Dapat talaga sa negosyo, involved ang mag-asawa. Dapat transparent. Yes po. Ayan. Thank you po ulit, Miss Rhea and Sir Glenn, sa pagsama sa amin.
May part 2 tayo ha, para sa ating mga manonood. Doc Sosi and Doc Cora, thank you din po. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree. Agree ako dyan. Agree ako dyan.